Mga Pinoy nagpauwi ng bansa mula sa bansang Israel at iba pang update ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Hans Kakdak, OIC ng Department of Migrant Workers. Yusek Kakdak, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes, magandang tanghali, Ms. Nina, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang tanghali din po. Hingi po muna kami ng update sa mga labi ng mga kababayan nating nasawi dahil sa Israel-Hamas conflict. Ilan pa po ang inaasahan natin maiuuwi sa bansa at meron po ba kayong mga detalye tungkol dito, sir? Yes, unahin ko muna, Ms. Nina, yung mga nakauwi na ng na mga nag-request for repatriation na OFW sa bansang Israel. At sa ngayon, tumatayo sa 119 ang mga nag-request, ang nakauwi na out of 178 requests for repatriation. At meron tayong napipintong 23 na pauwi nitong Lunes at 27 na pauwi nitong Martes. So that's a total of around 50. Na pa-uwi by Tuesday. So Monday and Tuesday on two separate flights mayroong pa-uwi. Fifth and sixth batches na po 'yan ng repatriation sa Israel. So meron pa rin kailangan iproseso para makauwi. Now in so far as yung ating unfortunate case ng apat na nasawi nating mga kababayan at tayo nakikisa at nakikiramay sa kanilang mga kaanak, mga naiwang mahal sa buhay at ating mahal na pangulo mismo ay nakipag-ugnayan na sa mga pamilya at may direktiba ang ating mahal na pangulo na gawin ang lahat ng abot ng aming makakaya para matulungan ang mga pamilyang naiwan ay meron ng ngayong hapon merong pauwi na pangalawang OFW na nasawi, meron ng naunang nauwi. Meron ng isang linggo't kalahating nakaraan at ngayong hapon pauwi si Angeline Aguirre ng Pangasinan. At siya namang merong team ang DMW OWA. Sasalubungin po natin ang kanyang labi kasama ang kanyang pamilya sa airport. In the meantime, lahat ng tulong in terms of financial assistance at funeral and burial expenses, livelihood para sa naiwang pamilya at trabaho para sa mga naiwang pamilya ay nai-ugnay na natin sa relevant government agencies at kami mismo ni Administrator Arnel Ignacio ng OWA ay nagsanib puwersa na rin para magbigay ng karampatang tulong. Okay, Yusek Kakdak, si Chipo ito. Dumating na sa bansa ang 6 na mga umuwing OFW mula naman sa Lebanon. Aside from yung mga sinabi niyo po na assistance kanina, ano pa po ang mga tulong na matatanggap nila mula po sa pamahalaan? Okay, yes, kaninang umaga dumating naman ang pangalawang batch mula sa Lebanon. Merong nauwi na nung Sabado ng gabi na 4 at kaninang umaga 6 ang dumating. So meron ng 10 nakauwi at meron tayong higit kumulang ng mga 35 pinoproseso sa ngayon. Sa Lebanon naman merong 185 na mga repatriation requests doon. Meron lang kaunting kaibhan ang sitwasyon sa Lebanon kasi ang sitwasyon sa Lebanon ay merong proseso pa ng immigration authorities doon na at pagkausap sa mga employers. Sa Israel, karamihan ng OFWs caregivers. Sa Lebanon, karamihan ng OFWs ay domestic workers or kasambahay. Kaya kinakausap pa ng isa-isa ang mga employers para magkaroon ng paglilinaw na patungkol sa pag-upapauwi ng ating mga kababayang OFWs na nandoon. And assistance na pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, whole of government approach po tayo. Kaya't sa bawat salubong, nakaka-4 na batch na tayo sa Israel at 2 sa Lebanon, kumpleto po ang sanib puwersa ng mga relevant government agencies na pinulong ng ating Pangulo about 3 weeks ago. At ito ang mga package of assistance. No? Merong financial assistance mula sa DMW, sa OWA, sa DSWD. Pasalamat tayo kay Secretary Kachalyan. Ang DOH nagbibigay ng basic check-up upon arrival.
at follow-through na medical assistance and treatment kung kinakailangan. Meron ding psychosocial counseling, so laking pasalamat dati kay Seth Arbosa. Si DG Bangudadato ng TESDA nagbibigay ng mga pagsasanay o mga sertipiko ng pagsasanay para doon sa mga interesadong mag-upgrade ng kanilang skills o magkaroon ng bagong kasanayan para sa empleyo o livelihood. And speaking of livelihood, nandyan din ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio at ang DSWD para mag-provide ng livelihood. And then sa DOLE, Isek Benny Laguesma ay humihingi rin ng tulong ng mga mahal sa buhay ng mga OFWs, lalo na yung mga nasawi na nakakausap po natin na mabigyan ng trabaho yung mga pamilyang naiwan ng mga OFWs na nasawi. So, nandyan din si Sec. Benny Laguesma para magbigay ng tulong. Di lamang sa mga kamag-anak ng OFWs na nasawi, pero kahit man dun sa mga dumadating na kailangan ng employment facilitation. Last point na lang. Dito sa Israel, sinusuguro naman natin na mahusay ang paghihiwalay ng ating mga OFWs at kanilang mga employers. Para kapag humupa ang sitwasyon, meron pa silang trabaho mababalikan kung ninanais silang bumalik sa bansang Israel. Yusek, meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Mela Les Moras ng PTV. Ukol po sa mga i-repatriate na OFW mula sa Israel, Gaza o Lebanon, may mga bansa rin kaya na pwede raw bang paglipatan sa kanila, lalo na sa mga kababayan nating gusto pa rin magtrabaho abroad. May mga existing government-to-government agreement po ba tayo na maaari nilang mapakinabangan, sir? Yes, meron tayong mga inaasahang una. No, doon sa mga interesado mag-livelihood, yung nabanggit ko kanina, livelihood training at livelihood assistance, capital, no, pwedeng ibigay ng OWA at ng DSWD. Ngayon, pangalawa, yung Israel, yung bansang Israel mismo, is still itself is a prospective re-employer or future employer of those who return. Kasi yun nga, yung nabanggit ko kanina, mahusay ang paghihiwalay with their employers and definitely napakataas ng kalidad ng caregivers sa Israel. Gustong-gusto nila mga Filipino caregivers. Maraming storya ng heroism na nadinig na natin ano, sa puntong ito at pinararangalan natin sila. Kaya merong malaki ang pag-asa makabalik sa Israel kung ninanais, basta humupa ang sitwasyon. And of course, yung nabanggit ko kanina, yung kay Sec. Benny Laguesma, yung employment facilitation, pag-ugnay sa mga LGU pesos, ay nandiyan dyan pa rin bilang option ng mga OFWs. Pero siguro, first things first, bigyan natin sila ng panahon na mahagkan, makapiling ang kanilang mahal sa buhay, dahil talagang kailangan magkaroon ng reunification ang families ng mga Pilipinong dumadating gawa ng pangamba na dinanas nila sa abroad. Yusek Kakdak, sa ibang usapin naman po, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na posibleng makatawid na sa Rafah crossing mula sa Gaza ang mga kababayan nating Pilipino. Ngayong araw yan, hanggang bukas, ano po bang susunod na hakbang ng pamahalaan kapag nakalabas na sila ng Gaza? Sa aspeto ng Gaza, Ms. Chi, umaasa tayo sa DFA para magbigay ng kaukulang impormasyon. Kasi karamihan, no, kundi man lahat ng OFW, ng Pilipino sa Gaza ay hindi OFWs. Kaya ating nabanggit din yan ni Pangulo sa kanyang pahayag this morning about mga Pilipino may asawa na Palestino doon. So umaasa tayo na DFA ang magbibigay ng karampatang ulat patungkol dito. Pasensya na lang po muna. Ay, Yusek, hinggil naman po ito sa mga ipinapasumite ninyong bagong inventory na mga deployed OFW sa Israel mula sa mga private recruitment agency sa bansa. Ano naman po ang inyong layunin tungkol dito? We're just covering all our bases, so to speak, no? Kasi matagal-tagal na rin yung government-to-government hiring arrangement. Nagtanong ka kanina, Ms. Nina, ng government-to-government hiring arrangement. Actually, in Israel itself, meron tayong government-to-government hiring arrangement ng caregivers at hotel workers since 2021 nagsimula. And nahinto lang ng 2022 yung sa caregivers kasi rinirenew pa yung agreement. At yung hotel workers, tuloy yan.
Itong sa recruitment agencies, dati sila ang nagre-recruit ng mga OFWs for Israel. And we're just covering all bases. We're just making sure na meron din pagkakataon na tumulong ang mga recruitment agencies na dating nagpadala sa Israel. Kung minararapat nila o minabubuti nila na tulungan ang ating mga kababayan doon, why not? No? Yung tinatawag na all hands on deck sa panahong ito. So we just advise them if they are capable and it is within their authority as well as yung kanilang resources na tumulong, ay tumulong na rin po sila dito sa paglikas at pag-update, pag-monitor sa mga kababayan natin sa Israel. Meron po ba kayong deadline sa ibinigay ninyo sa mga private recruitment agencies kung kailan nila kailangang isumite ang bagong listahan ng deployment nila sa Israel? Yes, syempre dahil sa sitwasyon ngayon ay kailangan ng impormasyon at the soonest possible time binigyan natin sila ng higit kumulang. Actually, para sa akin, dapat 24 oras kung nasa kanila ng impormasyon ay magbigay na sila. Pero bibigyan natin sila ng mga 3 araw at the most para magbigay ng kanilang ulat. Sabay nito, pakikipag-ugnayan na rin sa atin, joining forces and partnering with us to help our OFWs on the ground. Yusek, ito po pang inventory na inyong hinihingi ay para lamang sa Israel deployment? Yes, nakatutok tayo sa Israel deployment kasi yun ang maraming recruitment, private recruitment activity. Dito kasi sa Lebanon, merong new hire deployment ban for the last 9-10 years dyan. So wala talagang private sector participation sa ngayon dyan sa Lebanon. So umaasa tayo the most of the recruitment activity will be or shall have been here at in Israel. Kaya ang advisory natin pertains to Israel. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na patuloy na nakaantabay sa sitwasyon ng ating mga kababayan dyan po sa Israel at sa Gaza. Yes, maraming salamat, Ms. Nina, Ms. Chi. Meron tayong hotline that Administrator Arnel of OWA has kindly co-shared with us, 1-3-4-8. At mga sa mga pamilya ng mga OFW sa Israel or sa Lebanon, please do not hesitate to call us kahit dito sa West Bank. No? Alam natin may bilang din ng OFWs dyan, around 26 sa bilang namin. 1-3-4-8 ang hotline. Meron na tayong higit kumulang mga 800 OFW families na natulungan directly. Meaning 800 OFW families na lumapit sa ating hotline, sa ating tanggapan, humingi ng tulong for updating with their respective OFW loved ones in Israel and in Lebanon. So ituloy nyo lang po ang padala, pagtawag sa ating linya at tutulong po kami. Kaya huwag po kayong mag-alala. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Under Secretary Hans Kakdak, ang OIC ng Department of Migrant Workers.